Krab, welcome back to my vlog. Isang mainit na umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, salang itong paminoposal destruction galore look ko for today's vlog, mga krab, kung hindi ko na itodo yung pagkachismosa ko. Ito na nga mga pasabog na mga revelasyon ngayon sa mundo ng universe. O, punta na naman tayo. Doon na naman ako nakahanap ng chika na kung saan, nako, balik na tayo sa pagiging dark era sa Miss Universe, mga karagarang, sa mga latest na mga pasabog, na mga pa-interview, mga pa-ganap na Miss Universe organization sa mga kandidata, na kung saan, ewan ko ba kung bakit pa nagpapadyant ng Miss Universe. Kung may napupusuan na para silang ano, kandidatang koronahan, why naman? Uy, nako, eto ha. Napataas at bitaw ang pride ng mga Latinos bitaw dahil sa special treatment daw na binigay ng Miss Universe Organization kay Miss Universe Denmark. Oy, nagselos sa mga Latinas, mga karag-garag, dahil sa special treatment nga kay Miss Universe Denmark, na kung saan pumunta nga ito ng Thailand at na-meet niya si Hello the Universe. May pa-special tour ito sa opisina doon sa Thailand, mga karag-garag, at habang yung mga ibang kandidata, mga Latinos, nagwarlahan, nagbardagulan sa Pacquiao Inigalor sa Tilimundo. Doon sila may mga pa-exay na din, tapos si Denmark, and doon nag-enjoy kasama si Hello the Universe. At eto pa yung isang chika ha. Dahil may ganap nga doon din sa Miami, mga karag-garag, na kung saan pinalipa doon si Miss Denmark din. Ang busy yung mga ibang kandidatang nag-meet up na nagkita-kita at nag-plastikan galor na sila. Nako, may pa-special na laman pa tour si Miss Universe Denmark, mga karag-garag, kay paring Raul sa opisina ng Miss Universe Organization sa Mexico. Grabe. Sabi nga nila, yung mga Latinas is todo pasarela, todo kumustamos di pag silang Q&A bitaw sa Telemundo, si Miss Universe Denmark wala na, tinoy na ni paring Raul sa opisina. So sabi nga nila, kung ibigay daw na ang corona sa taga-Europe, baka itong si Denmark, mga karag-karag, ang makakuha, kasi nga may mga pa-special treatment na itong natatanggap mula sa Miss Universe Organization. At isa sa mga maging kabanggaan daw nito ay si Peru, si Thailand, at si Venezuela. Ay, ambot lang. Sana hindi nila sila nagpapadyan. So, huwag na tayo daw mag-expect sa taon na to. Hindi naman tayo nag-expect, di ba? Wala na ma-expectation sa maging laban din ni Chelsea Manalo. Happy na nga tayo kung makapasok tayo sa top 20, highest placement, diba? But corona for this year, wala talaga akong expectation, mga karag-karag. Alam natin kung paano maglaro ang Miss Universe Organization. Ngayon nga, hindi pa nagsisimula yung laban. Kanya-kanya na silang meet-up, kanya-kanya na may mga pa-tour yung mga kandidatang gusto nila. Ay! O, diba? Klarong lantarang lutuan na naman ang magaganap. Kawawa naman yung mga ibang bansa na deserve sanang makakuha ng placement sa Miss Universe. Kaso wala, kung hindi ka gusto ng organisasyon, magdusa ka. Para kang sikurugan. So yala mga karag-karag, at nako, isa pa din itong tandang susa, mga karag-karag, na ang corona daw, kung may kukurunahan daw sa taon na to, sa Miss Universe, walang iba kundi si Peru, si Mexico, si Venezuela, si Dominican Republic. Ang buto eh, parte sila ng organisasyon ha. Tapos yan, magpapalabas siya ng kanyang mga bit na kandidata makurunahan sa taon na to. Ambot lang, mga karag-karag, mabuhang ko, pilaidad sa oko. Nag-aabang na lang talaga ako dito sa mga latest na mga pa-iskandaluson na maichismis ko sa inyo at pagchichismisan natin. So, sa laban ni Chelsea, huwag na tayong umasa. Mag-abang tayo kung sinong bansa ang magbardagulan sa awayan sa social media na mag-aagawan sa corona or sa spot na sana si ganito, sana siya yung nakapasok. Yun yung exciting, at ang mga pasabog na mapaiskandalo mula sa organisasyon sa Miss Universe. Ay, o, diba? Hangak naman kayo ng gok doon, mga karag-karag. Ah! Yan ang mga karag-karagang mga latest na mga chika eksena galor sa
Miss Universe na chismisan to the max din ang nangyayaring doon, mga kaganapan, mga karagrag. Ano yung magiging reaksyon ninyo kay Miss Denmark na kaya ibigay ang corona ng Miss Universe 2024 or makipagbardagulan pa ang mga ibang Latinas, mga karagrag? At ano yung masasabi nyo sa special treatment nga nitong kay Miss Universe Denmark? In fairness naman kay Miss Universe Denmark, mga karagrag, guwapa din, no? Di ba? Barbie face lock lang din siya, mga karagrag, kahit medyo mahaba yung ano niya ba, yung suwang bitaw niya, pero guwapa gud siya ay. So hindi na ako magtaka kung kaya Miss Universe Denmark ibigay ng ano, Miss Universe Organization ng corona, kasi ganda naman siya, o di ba? O marketable naman din yung face lock. So abang tayo nito, mga karagrag, kung anong bardagulan ang magaganap. So yan lang yung ma-share ko sa inyo ng mga chika for today's vlog. Ano yung magiging reaction ninyo? Comment down below. At hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye.